Samsung G5 or also known as G570F. Okay, ang natin gagawin, so since sinabi ng customer na may account daw, hindi makalagin, so alamin natin muna kung i-verify natin kung nakalock yung kanyang factory reset protection. So patayin muna natin. Power off. Hold. Volume down. Benji, magbibigay ka? Hindi, friend. Grabe siya. Hold volume down and home button, then power. Okay. Okay. Download mode to click volume up. Okay. At hindi natin malalaman kung naka FRB siya. Okay. Yun. Tama. Kita nyo yan. Naka FRB siya. Okay. Yan. FRB protection. Yan. Pag naka-on yan, so confirm naka FRP. Ngayon, pangalawa, confirm na natin may FRP. Tama nga yung sabi ng customer. So, ang pangalawa nating aalamin ay ang kanyang operating system version. Okay? Hold home button and volume down and power button. Hold lang. Mamatayan, tapos yung volume down mo, ililipat mo yung kamay mo sa volume up, tapos click power button. Yung home button, kahit huwag mo nabitawan. Okay? Okay. Ulitin natin. Home, volume up, and power button para sa recovery. Okay, bitawan ang power button. Ayan. Ka-Android ano na siya, mode. So, hintayin natin. Dito natin malalaman kung ano ang version niya. So, dahil ganyan, pwede natin hintayin. Kung gusto nyo, kung naiinit ka, pindutin mo yung power button, then volume up. Power button muna, volume up. Okay? Yan. Okay? So, ayan. Ano nga ulit? Alamin natin yung kanyang operating system version. Ito. So, naka 8.00. So, iyan yung kanyang code. Alamin naman natin pangatlong yung kung ano ang kanyang binary. Kasi kung hindi natin alam ang totoong binary, so mag-i-error yan kung basta lang titirada ng iba't ibang binary. So, paano mag-alaman ng paano alamin ang binary from dulo backward bilang ng 5. So, 1 2, 3, 4, 5. Saan? 5. Ito. Sa anong number yan? So, number 1. Okay? Then number 1 yan. So, ibig sabihin, binary 5. Ay, stay. Binary 1. Okay. Binary 1, 100 version, 8.0. Okay? Ngayon, proceed natin ito sa flashing. So, pwede rin matanggalin sa ano, without PC through talkback. Marami dyan sa YouTube. So, kung gusto mo mag-explore as a technician, marami yan. Okay? Pa-plus natin. Mas prefer ko ang flashing kasi mas convenient at maganda yung ano, ma-upgrade mo pa. Okay? Okay? Plus na natin.
Okay, pa-plus natin. Plusing. Okay. So, punta tayo sa screen ko sa computer. I-post natin dito. So, plusing na. Kanina po, ano, nagtumawag sa engineering department. Sabi sa kami. Okay, i-test na natin. Naka-download load siya. Then, naka-setting na yung files. Okay? Naka-set na yung files. Okay? Okay. Last. Antayin natin mag binary. Okay. Yan. Factory binary na siya. Pagkalagay ng pagkatapos diyan ng factory binary, lalabas yung menu ng kanyang yung factory binary. So, papatayin agad natin. Paano patayin? Yung power button, diinan lang ng matagal. Okay? Tapos, proceed to flashing the stock room. Okay? So, off na natin to. Okay? So, ating phone, download mode. Okay. Download mode. Ayan, pa-download mode siya. Ipa-plus natin ngayon yung stock firmware na 8.0. With home CC. Kasi pag hindi home CC, nandun pa rin yung kanyang FRP o yung account. Nakalock pa rin. So, yung instead na pa-plus natin yung normal CC, i-replace natin siya o papalitan ng home CC. Bali, limang files yun. So, disregard mo na yung CC at yung sa CC slot, ilagay mo yung home. Okay? CC home. Okay. Last mode. Okay. So, nakaset na siya. Set. Then, nakaset also. Ayan. Okay. So, may crack yung aking monitor. Pero, pagtsagaan pa naman. Sayang din basura. Dagdag basura lang yan sa mundo. Kapag itapon ko, bibili na ng panibago. Ganun din naman. Nakikita rin naman. Okay. Maging ano na lang, practical na lang tayo, okay? So, proceed to flashing. Proceed to flashing, okay? Proceed to flashing. Okay. So, okay. Kita niyo yan. So, delikado to pag hinahawakan natin yan. Kung medyo loose yung ano,
yung cable mo, delikado siya. Dahil madidibot yan kapag natanggal yung cable. Okay? Iwasan nyo yun. Huwag nyo gayahin yung ginawa ko. Ako kampante naman ako kasi yung kanina ko pag ginagawa to, medyo matibay naman yung pagkakapit ng kanyang cable. So, suitable talaga siya sa para i-vlog ko. Okay? Ayan, hintayin natin. Tingnan natin kung okay na o tanggal na yung kanyang Google account. Okay? So itong sinishare ko sa inyo ay hindi na ito bago. So inano ko lang ito dahil wala akong nakitang flashing sa YouTube. Puro bypass through talkback ang nakapost doon. So madali lang tanggalin ito. Huwag lang masyadong magkamali. Kasi matatagal lang kayo sa pagtanggal. Abutin kayo na maghapon hanggang 2 araw kapag ka nagkaroon ng error. At hindi nyo sinunod yung aking procedure. Basta laging tandaan ang tatlo sa yung nauna kong sinabi. Una, i-check kung ano ang binary. So ito ay binary 1. Pangalawa, check kung ano ang Android version. So ito ay 8.0. So, pangatlo, wala na palang pangatlo, dalawa lang, pwede na yun. Okay? Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, ito, napit na. Alamin natin. Yun na. So, inversion